natural, lalo na pag naka-power of nature yung agrak. So it's something na makakapagpabagal somehow ng kabilisan na ginawa kanina ng Smart Omega. And different this time in terms of the spells, halos pantay. Isa lang naka-sprint for Smart Omega, that is Rensho, and purifies both for our post force. Aabangan pa nga natin dito kung anong klaseng Karina nga ba ang ilalabas ni Kyle TZ. Again, viable naman ang tank Karina at ang magic damage Karina. Kung ano na lang ba ang kailangan ng Bren Esports ang kanyang ilalabas. Now, Chaknu ay dinedepensa na si Ryzen. Mukhang parehas na medyo passive ang teams ngayon. Mukhang walang gustong lumaban. Ayaw muna lang may pagsabayan sa isa't isa, pero ang ganda ng Grok Block mula doon kay Ogwen na magbibigay dito ng konting pressure onto Etomax at mapipilitan siyang umuwi. Pero sa gold lane, wala namang gaanong bakbakan na nangyayari din. Wala pang bumibisita. Pero ngayon, kailangan na kailangan nilang puntahan kaagad. Medyo tahimik ang ating laro at mo si Ogwen mukhang gustuhing, ginugustong nakawin kay Ryzen yon na pa-retry patuloy. And 29 seconds na na unang turtle ng game, parehas may retry and jungle during that time. Kyle TZ, medyo aggressive dito. Uy, nanakaw talaga siya, no? Papwestuhan niya talaga. Pero si Chaknu to the rescue, huhulihin. Pero nako, nagalawan ni Kyle TZ. Allen Iverson ang galawan doon. Sumakto yung sidestep. Yun yung mga moments na kailangan ng ingatan ni Chaknu. Kasi if ever man na may other players from Bren Esports at that time, pwedeng maging turnaround kill for them knowing na meron ding Farsa mabilis mag-backup. So far ngayon, a continuous rotation for Bren Esports and even for, although for Kelra, imagine, sinasabi natin kasi yung Melissa, malaki yung range. Pero hindi siya masyado nagpapa-zone against Super Marco. Uy! Off-cam kill! Mapupunta sa side ng Smart Omega. Ogwen goes down at sisimulan na lang Bren ang turtle na to. Sino nga ba makakaskew? Kulang ng isang miyembro pero makukuha to ni Chaknu. May failure gear strike mula kay Pew pero makukuha naman ni Pandora yung kill. Fatal links mula kay Chak Mamba! May bawi si Rensho na kill at mukhang mapapatumba din si Kyle TZ. Omega winning that clash. Katulad na lamang ng Game 1, nakalamang ang Omega. At kung laning ang usapan, savage ang sagot. A solo kill for Kelra. Gaya na binagit natin, it's all about the range. But this time around, kabisado din ni Kelra kung ano yung range ng katapat ng kanyang hero. Now for Smart Omega, ang may nakikita naman natin ngayon is the continuity of skills. Kasi even after the setup from Chaknu, nandun pa rin yung continuous na shadow energy from Etomax, and dahil doon nahirapan ng ibang players ng Bren na pumasok from time or actually magstay doon na sa area na yon of team fight. And yung team fight na naganap during that first turtle take, katulad talaga ng game number 1 yung nagsimula yung turtle nang wala pang ultimate si Chaknu, pero dahil na secure yung turtle na yon ng Smart Omega, nagtuloy-tuloy na sa snowball ng Omega in that fight. But right now, hindi pa naman ganon kalaki ang kalamangan. Pew, nahuli! Dinelay yung Fatal Links para mabigyan nga si Pew, pero mukhang lilipad siya. Wings by wings pa atras! Magiging successful ang idol ng mga kids sa kanyang pag-escape, pero Smart Omega, ang ganda lagi ng pwesto, laging nakaabang, at mukhang yung Bren talaga ang napapasunood doon sa galaw ng barangay. Oh, tinatarget talaga nila from time to time dito si Pew, dahil ang pinaka-pwedeng pang zone out na damage would be the damage from the Farsa. Ngayon, ang lalim actually ng pwesto dahil binibigyan nila ng space si Kendra na makapag-clear na minion wave dito sa bottom lane. Apat yan, oh! Grabe yung intercept ni Chaknu doon. Talagang delikado na si Etomax. Pero ngayon na si Ryzen pa ata ang susubukan hulihin. And he will be alive in that attempt. At magkakaroon na rin ng second turtle of the game. Again, hindi pa naman ganon kalaki ang lead ng Smart Omega. Kaya pang labanan to ng Bren. More on sandwich play ang gustong gawin ngayon ng Smart Omega doon sa may bottom lane. And even for... Wait lang! Kaso na-cancel dito yung Feather Dare Strike! Makakuha naman ni Chaknu yung kill! Si Ogwen dito, makakuha din saan ng isa, pero si Kyle TZ naman makakuha ng pagong. Ito yung trade nila doon sa kill na ginawa ng barangay. Pero si Rensho tuloy pa rin ang pagsayaw. Hahabulin si Pandora, pero tuloy din ang pag-cut lane. Trade yung nangyari doon. Pagong kapalit ng kill. Isang kill para sa side ng Smart Omega. Worth it nga ba yung ganong klaseng trade, Chantel? Well, for Bren, any opportunity para hindi ganong kalaking kalamangan ng side ng Smart Omega, why not? Dahil if ever man na humabol din si Kyle TZ sa team fight, wala na siyang aabutan.
At wala nga naabutan si Kyle Tizzy during that fight dahil nagsimula siya doon sa turtle at nakatakas naman. And that is a turret going down. Kelra on this Beatrix. Mukhang low-key yung... After that one kill, naging low-key na yung laning niya. Oo, tahimik lang na nag-clear end. Kaya niyang mag-isa eh. Hindi natin pansin gaano na talagang binibisita siya dito ni Chaknu and ni Etomax. Pero si Pandora magiging target. Ryzen dito. Mukhang mag-a-attempt ng kill. Gumamit na siya ng retribution para mapabagal yung lakad. Pero sakto pa rin naman doon sa timers. Ogwen, kailangan niya talaga magbigay ng info and hindi niya yung magawa dahil sa ginagawang pagpupok ni Etomax. Oh, clear na clear din si Kelra actually para hindi na rin makagawa ng play. Uy, pero si Ogwen halos wala ng buhay. Chaknu, Kyle Tizzy, mukhang delikado to Ogwen, babagsakata! Oh, inabangan lang yung pagka-immune ng isang Grak at talagang sinakto niya yung Fatal Links. This time, Chaknu getting his revenge onto Ogwen. Mula doon sa ginagawa, parang siya na ngayon yung talagang dinidikitan. Constant pokes din kasi even for the side of Smart Omega, dinidikitan din nila yung mga players na pwedeng magbigay ng same information against them. So, nabigyan ng opportunity. Nahihirapan si Vue ngayon. Take note, wala siyang wings by wings at si Chaknu ay meron ng Dominance Eyes. Now, si Etomax na banggit natin na grabe yung mga pokes kasi ang binilit niya na item is yung CD Reduction tapos Diretso Enchanted Talisman. So imagine yung kung gaano kabilis yung cast niya. Oy. Si Rensho talaga nagbayan ng time pero may harang dito mula kay Ogwen. Itatrap nila si Etomax. Oh. Hindi na magagamit yung Black Shoes. At mukhang hindi pa sumakto. Wala nga Chaknu lang attempt yung Bren Esports na lumapit pa doon sa pagong. Naging kontento na sila onto the kills, onto Etomax and Renjo. Crucial 2 kills para sa side ng Bren Esports pero masusurrender nila ang pagong sa Smart Omega. Makakahinga ng konti ang Bren dahil sa 2 kills na yon. And pakiramdam ko hindi rin nila kayang lumaban sa turtle dahil medyo pilay yung mga spells nila. Yung damage din na pwede rin ibigay. Yes, yung spells napaka-importante din. Ngayon makikita kasi natin for Bren as much as possible pag magsiset top sila ng play, kailangan it's either almost complete yung kanilang possible resources. Now, looking at the items, 6.4k gold per Kelra at para naman kay Super Marco, 5.2k. Kaya din, tatlo sila ngayon na nagpo-push together with Super Marco para hindi na maikutan pa or hindi maging target ng Smart Omega. Kumbaga sinisigurado nilang kayang sumabay ng gold si Super Marco pero Mega may binabalak atang masama pero makikita sila ng Chakadal. Binato lang at nakita na pero mukhang hindi sila mapipigilan dahil papasok pa rin sila. Feathered Airstrike mula kay Pew ang magbibigay ng initial damage. Chaknu is down. Wala na yung Fatal Link sa pwedeng katakutan ng Bren Esports. Pero tuloy pa rin ang bakbakan. Papasok ata dito ng bahagya. May spray gun mula kay Kelra pero si Kyle Tizzy kalahati na ang buhay. Hindi pa palagang Smart Omega ng all-in. Pero nakikita mo pa rin yung tapang nila. Bren Esports, kailangan na kailangan nila yung mga ganong kills. Oh, sobrang tank showdown yung nangyari doon sa last team fight kasi alam ni Ogwen na anytime papasok na si Chaknu. Medyo na ilang si Chaknu na gamitin yung Fatal Links niya. Actually, nagkaroon siya ng death doon na hindi nagamit yung kanyang ultimate kasi nakita niya na si Ogwen, yung mga kakampi ni Chaknu, nabigyan niya ng wild charge. But speaking of that, may bawi yata. Si Chaknu dito mapapa-Fatal Links pero didikin na lang siya ni Kyle Tizzy. Flicker out para kay Chak Mamba. Eto magsaman dito na pilitang gumamit ang Black Shoes. May ipit ata si Kyle Tizzy. Sobrang lakit! Makuha na kill si Ryzen sa may patakit as kahit tatlo pa yung Ren Miembro. Bren Esports, 2-man down! Pag nahuli ka talaga ng isang bola, tuloy-tuloy na yon sa iyong mukha. And Rencio zoning out a Bren Esports right now. Sisimulan na ng OMG ang Lord. This is the first Lord of the game at mukhang libre nilang makukuha ito. 2.32k na kalabangan para sa side ng Smart Omega in terms of gold. Ngayon, ang Bren nagiging option nila is again yung magkaroon ng mga split push from Super Marco. Actually, hindi pa talaga natin masyadong nakikita si Super Marco to be part of the team fight. Pero yung 50% ng kills ay nandoon siya. So later on, pag nagkaroon ng opportunity na may magandang setup from Ogwen, pwede silang makabawi. Pero continuous kasi yung angat na mean wave ng Smart Omega. Imagine mo, yung Lord sa bottom lane magmamarch. Pero nakaangat agad yung linya ng or yung lane ng minions ng Smart doon sa may top lane kanina. So
para alam mo yun, continuous. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Kumbaga, wave management is real para sa Smart Omega. Isa sa mga malaking ebidensya na talagang prepared na prepared ang barangay para sa laban na to. And 10 minutes in, Bren Esports, dedepensa sila sa Lord Push na manggagaling sa barangay. Kelra rocking the Bennett. Ngayon na tayo makakakita ng Bennett sa MPL. Mukhang sabay-sabay na silang pepwesto. Pero si Chakno iabulin si Super Marco. Pero hindi siya magtatagumpay. Nabasobra ata si Chakno at mukhang mababawian siya. Bren Esports with a kill. Ito na yung chance na bumawi sila. Pero mapapaback away yung miyembro ng barangay. Pero tuloy pa rin si Reggio. Papalag, walang kakaba-kaba. Pero si Owen naman dito. Mukhang didikit lang din talaga. Hahabulin nila ng paunti-unti. Pero si Few lumilipad. May wings, pero mukhang hindi nila itutuloy. Bren Esports. Sayang na sayang yung moment na yun. Na naka-juggle pa yung Smart Omega. Successful defense mula sa Bren Esports at medyo sumasakit na rin si Super Marco. Hindi pa niya pinap ang kanyang battle spell doon na talagang napapadugo na ang Smart Omega. Kailangan na nilang mag-ingat dito. Oh, kailangan talaga mag-ingat kasi yung linking spell nga, linking skill ni Super Marco ay nakita na natin earlier. Now, ang good thing na maginawa ng Smart Omega that time dahil namatay na nga si Chakno at hindi na siya makakapag-set up pa ng play is nag-off na lang si Ryzen na sumira pa ng another turret. So malinis ngayon lahat ng second tier turret ng Bren Esports. So medyo liliit yung window of opportunity for Ogwen to have that wall charge. Kailangan lang maging maingat ng Smart Omega doon sa mga fatal links na walang mahuhuli. Kasi kanina tinlay ni Chakno i-hold para if ever na may sasabit. What a dodge coming in from Master Ogwen. Nag-fatal link si Chakno. Pero wala siyang nahuling isa. So may info yung Bren Esports na pwede silang mag-all-in kasi wala na nga yung threat. At so merong conceal play. Ito na nga ta ang all-in na hinahanap mo. Conceal play mula dito kay Master Ogwen. Kyle Teezy, hinahanap si Chuck Mamba. Oh? Pero si Chuck Mamba, isasta nata si Pandora. Renzo with the zoning once again. Tori lang ata ang makukuha ng Bren. And they will not even take it down. Renzo still zoning them out. Chuck Mamba in. Papalag sila si Ryzen man sa pipad ng Genly. Umikot siya with a detour. Eto Max dito, sobrang low. Pero wala pa rin silang info kung saan nakapwesto si Ryzen. Pero mapapaback away na sila at may Lord pang available. So yung Bren Esports sobrang ingat pa rin. Kita-kita natin yung control ng dalawang teams. Even for Bren, may opportunity sana na gamitin yung mga ultimates pero hindi nila gugustuhin na mawala na ng resources pagdating dito sa Lord. Even for Chakno, yes, nagkaroon ng stun. Pero at that time, wala pa siyang fatal links. Ngayon na meron ulit Lord, kumpleto ang mga ultimates ng Bren Esports. Pero si Ogwen, pwede niyang balasahin kasi meron siya noong Guardian's Barrier. And Renzio right now providing information para sa Smart Omega. Bren Esports na nagko-control ng Lord Dance na to. Pero hindi pa nila masyado na nakikita kung nasan nga ba si Chakno. And now, Etomax, conceal play. Sino ang hinahanap ni Ogwen? Sino kaya ang planong kunin? Si Etomax, early na papa-off yung kanyang black shoes. Kaya naman siya yung mapapatumba. Pero ngayon si Kelra na ang didikita nila. Fatal links para kay Chakno. Meron pa silang bawi. Kel TZ is still alive. Pero si Ryzen naman, ang uuwalak yun sa pipa ng likuran. Kelra with a double kill. Ogwen na mapapatumba si Super Marco na lang mag-isa habang apat pa sila. Wipeout triple kill para kay Ryzen, a clean wipeout para sa barangay, and one win away na lang sila bago mag-advance. And just like that, Smart Omega, di natin in-expect